Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinoy News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, finish na sa wakas katapang harapang nilang paso sa Senate hearing na bulabog, pahiya, resign na. At yun, play na natin kung lalaman na ito. Pag-usapan natin ngayon ang mga kaganapan sa Quezon City Police District at saka sa Bureau of Corrections. Ang hepe sa dalawang ehensyang ito ay parihas na nasangkot sa anomalya, parihas na binatikos sa social media. Si Bucor Chief Katapang, grabing batikos sa kanya dahil sa kapalpakan itong nagsimula pagkatakas, later on pagka-aresto ni Kataloha, then nabulgar dahil sa Senate and congressional hearing, mga negosyo, kubol, wifi, delivery, whatever. To a point na isang kongresista, si Congressman Abante, na General Katapang, are you willing to resign? Congressman na yun, ha? Anong sagot? I serve at the pleasure of the president. So, ibig sabihin, wala. Okay. So, walang delikadesa. Dito naman sa Quezon City Police District, kawawang General Torre, pagkakamali niya, mahilig magpa-presscon. Ay, nako. Katabi niya ang ex-police, mayabang, Wilfredo Gonzales, at parang lumalabas na abogado. Naging abogado ni Wilfredo Torres ang isang police general. Ano ngayon? Nako, batikos kaliwat kanan. Ito na, malaking kaibahan. Hindi nakayanan ni General Torres. Torre. Na madala ang buong PNP as an organization. Hindi niya nakayanan, pamilya niya nadadamay sa batikos. Kaya yon, nag-submit ng letter of resignation effective today. Kasi kahapon lumabas yung balita, effective today. Resign na. Kailan? Hindi pa yun final kasi sabi ni General Acorda, pag-aaralan pa daw kung tatanggapin o hindi dahil nasasayangan nila sila sa galing ni General Torres. Okay. So, ako, pinupuri ko yung ganyang mga government official na may delikadesa. Very clear, may delikadesa si General Torres. Okay. Punta tayo sa Bucor. Kumusta si Bucor Chief General Katapang? May delikadesa ba? Kayo na ang magsagot. So, tuloy pa rin ang ligaya. Kasi, wala eh. Walang utos ng amo eh. Kasi magre-resign lang siya pag sabihan siya ni Boeing, pag sabihan siya ni PBBM. Eh, wala. Tahimik yung dalawa. Di, tuloy lang. Nako. So, okay na lang kung tuloy. Di, wala tayong magawa. Kasi yung delikadesa kasi nasa konsensya yan eh. Nasa value ng isang tao. So, balik ako dito kay General Torre. May ano siya? GMRC, Good Manners and Right Conduct. Willing siya na mag-sacrifice sa kanyang career. Kasi maganda na yan, oh. Director ka sa isang police district sa Metro Manila. Stepping stone na yan for a better position, paakyat na yan. Ngayon, nag-resign. Eh, paano kung tinanggap at maging floating-floating na lang? Wala na, maybe the end of his police career. Kailan? Bahala na. Kaysa yung magdusa, ang alam ko yan, number one yung inisip yung kanyang pamilya. Kasi mahirap yung madamay, ano, balik tayo dun kay Gonzales. Nako, may nabasa akong comments. Nako, sabi ng subscriber ko, nadamay ang husband ko, General.
Kasi Wilfredo Gonzalez ang aking husband. At kami na ang sentro ng usap-usapan dito sa New Zealand. Kasi doon na pala sila nakatira sa New Zealand. Yung Mr. Wilfredo Gonzalez sa New Zealand sumikat dahil sa kapangalan niyan, Wilfredo Gonzalez, na sikat ngayon sa Pilipinas. Ipapatawag siya ng Senado. Magkakaroon ng hearing. O, kasama, of course, itong si General Torre. So, yun. Damay-damay na. So, bilib ako dito kay General Torre, ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Kaya, para maglaylo na lang siya. Sana all. Okay. So, si General Katapang, wala tayong magawa. O, ayaw niyang mag-resign. But, ito yung masakit. Doon na kung gaano katoto, may bubuwit si VMR channel. Mayroon siyang puting ahas sa Bucor na nagsasabi, plano ni General Katapang na ibalik si Angie Bautista o Dragon Lady. Babalik na naman siya sa Bucor. Yun po ang bantayan natin dahil napatunayan naman natin very clear doon sa congressional hearings. Grabe talaga ang gawain nitong Angie Bautista. Salot sa lipunan. Salamat at may congressman ako na nagbulgar sa pagkataon ni Angie Bautista. Mayabang nung magre-retiro na pala itong Angie Bautista sa BJP, kinasuhan niya ang kanyang boss sa BJP. Kasi para bang nag-set ng date itong Angie Bautista nga, date, itong date ako magre-retire. Parang dinidiktahan niya ang kanyang boss kaya kinasuhan niya. Ano pa? Wala siyang ka-schooling. Kaya hindi ma-promote-promote kaya forced to retire. Kasi nakadikit siya sa isang DILG undersecretary. Dami. Ano pa? Ang daming utang. Ilang lending institution yung pinagkautangan niya? Pito? Hindi pa nakabayad. Tapos pati sa PNP as a caterer, nakautang din siya. Tauhan pa ni General Acop ang pinagkautangan. At sabi ng tauhan ni General Acop is takot siyang maningil kay Angie Bautista dahil sobrang matapang. Mayroong ano ito? Mayroong sinasandalan nitong Angie Bautista nito. Kaya makita nyo, ang yabang niya. Sinungaling pa. Oh, so ganyang mga tao ang ibabalik mulit sa view ko. Kaya lalo akong bumibilib sa ating DJ Bantag dahil pinatalsik niya, sinibak niya talaga si ano, sinibak niya si Angie Bautista. Ang exact word nga ni DJ Bantag noon is magtiwala ka na sa ahas, wag lang kay Angie Bautista na yan. I don't know kung anong nakita niya. But ito, kita na natin ang pagkatao ni Angie Bautista na siya na yung gumalaw, siya yung mayordomo sa bilibid na nagpapasok ng kung ano-anong mga materyales na pagkakakitaan nila. So ngayon, nabuking sa group chat ng Bucor na ibabalik ulit ni General Katapang si Angie Bautista. Nako, naloko na. So, ulitin ko, maganda yung ganitong halimbawa ni General Torre. Saan bang bansa dun? I think Japan. Yung konting anomalya lang, resign ka agad. Ganon po katindi ang konsensya ng mga Japanese government officials. Saan ba? Yung may mga mabilisan lang pag-resign basta na-involve sa katiwalian. I think South Korea ganun din. Nagre-resign yung mga ano. Sa atin, sino ba ang pinaka-latest nga nag-resign? Maliban kay General Torre, mga government official na nag-resign dahil sa na-involve sa katiwalian. Wala. Puros kapit toko. Ay, nako. Sana dadami pa ang katulad ni General Torre at sana darating ang panahon na ang mga taga-Bucor magkaroon din sila ng delikadesa.
At yan nga mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan, na kung saan patungkol nga rito kala Katapang at dito nga, no, kala Willie Gonzalez nga mga kabalita natin at kay General Torre at dito kay Angie Bautista, na kung saan ito nga si General Torre nga ay tuluyang nag-resign, natag-file nga ng resignation, no, dahil sa Batikos. So yung talagang kinakaharap nito na patungkol nga dito kay Willie Gonzalez, na kung saan yung pagsiset nga ng press conference nga, tila nga ba mga kabalita natin naging abogado ito ni Willie Gonzalez nga, yung nambatok ng siklista at nagkasanga ng baril. At ito yung talagang naputukan ng Batikos, o napuno ng Batikos itong si General Torre nga mga kabalita natin, na kung saan ginawa niya nga pagbibigay ng press conference kay Willie Gonzalez nga. At dahil nga sa kinakaharap nitong mga Batikos at kung ano-ano pang mga bato laban sa kanya, at dahil nga nadadamay na pati pamilya niya, mas pinili niya nga magretiro o magresign na lang mga kabalita natin, no. Yan yung naging tugon niya. Ay hindi magandang samutsari nga naging pahayag ukol sa kanya, no mga kabalita natin, na kung saan tila nga ba rito sinasaladuhan ito sa kanyang ginawa, no, dahil nga talagang mas pinili niya na lang mag-retire o mas pinili niya na lang talagang mag-resign, no mga kabalita natin, kaysa naman talagang madama yung kanyang pamilya nga mga kabalita natin. Narito nga itila nga ba naihahambing kaya General Katapang nga, na kung saan itong si Katapang na kahit ano daw kinaharap ng mga aligasyon, no, may mga naging pagkukulang at pagkakamali na, itila nga ba mga kabalita natin patuloy pa rin na nakapwesto at patuloy pa rin niya nga tinutuloy at sinusuong yung kanyang pwesto nga dyan, dahil nga daw sapagkat hindi pa nga daw talaga pinapababa siya o pinapaalis siya sa kanyang pwesto ng ating Pangulo. Kaya talagang itong si General Katapang tuloy pa rin ang kanyang talagang pagnanais dyan sa Bucor, no. Na kung saan may usap-usapan nga patungkol nga dito kay Angie Bautista na ibabalik daw umano uli ito ni General Katapang nga mga kabalita natin. Kung matatandaan nyo, talagang itong si Angie Bautista na ito nga talaga yung nag-isa dyan sa Senado at talagang yung mga naging anomalya at kontrobersya dyan sa Bucor, talagang idala-dala nga niyan ni Angie Bautista nga mga kabalita natin, na kung saan ito yung isa talaga sa mga inilantad ni General Bantagnon nung pinangahawakan pa itong Bucor, na kung saan tila nga ba daw magtiwala ka na nga lang daw sa ahas, wag lang daw dito kay Angie Bautista, na tila nga talagang maraming ginagawa nga kabalbalan o anomalya itong si Angie Bautista, na plano nga raw, no, usap-usapan na talagang ito daw tila nga ba daw plano parang ibalik dyan sa Bucor o dyan sa Bilibid nga mga kabalita natin. At yung mga iba pang naging pahayag at tampok na balita dyan, at kayo na lang bahala nga magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinoy News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.